restaurante. Diciamo. Aeroplano. Aeroplano ba talaga to? Mga aeroplano na nakuhanan ng Google Earth na lumilipad at ang rainbow colors effect neto. Ating alamin. Mula nang unang inilabas ang Google Earth, ang mga user ay nakakakita ng sasakyang panghimpapawid na lumilipad sa koleksyon ng imahe. Kapag ang isang sasakyang panghimpapawid ay nakuha sa paglipad sa Google Earth, karaniwan na para dito ay may pangalawang ghost image sa tabi nito, o sa ilang mga kaso ay isang rainbow effect. Ito ay sanhi ng paraan ng pagdidisenyo ng mga satellite camera. Ang mga satellite ay may maraming camera para sa pagkuha ng mga imahe sa iba't ibang wavelength ng liwanag. Ang isang karaniwang setup ay ang pagkakaroon ng isang mataas na resolution na monochrome camera at pagkatapos ay isang hiwalay na camera na kumukuha ng mga larawan na may iba't ibang mga filter ng kulay ng sunod-sunod. Pagsasama-samahin ang maraming larawan upang mabuo ang nakikita mo sa Google Earth. Gayunpaman, kung mayroong isang mabilis na gumagalaw na bagay sa eksena tulad ng isang sasakyang panghimpapawid, ito ay lumipat sa pagitan ng mga exposure at ang ghosting o rainbow effect ay makikita, depende sa kung anong uri ng camera ang ginagamit ng satellite. Bilang karagdagan sa paggalaw ng sasakyang panghimpapawid, ang satellite mismo ay gumagalaw at dahil sa kumikilos ang sasakyang panghimpapawid ay lilito na gumagalaw na may kaugnayan sa lupa. Madalas itong nagre-resulta sa maraming mga larawan na na-offset mula sa direksyon kung saan naglalakbay ang sasakyang panghimpapawid. Ang satellite ay kumuha ng mga larawan ng sunod-sunod na may mga filter na kulay asul, berde pagkatapos ay pula, at sa wakas ay isang mas mataas na resolution na imahe sa monochrome. Sa larawang ito, kinuha muna ng satellite ang mataas na resolution na monochrome na imahe, at pagkatapos ay mga filter ng kulay pula, berde at asul. Hindi namin alam kung paano nangyari ang double image ng aircraft tail. Ang larawang ito ay nagpapakita ng isang sasakyang panghimpapawid at ang anino nito na parehong nagpapakita ng ghosting. May kakayahan din ang mga satellite na kumuha ng mga larawan sa mga spectral na hanay na malayo sa nakikitang hanay tulad ng sa infrared. Ang mga larawang ito ay may iba't ibang gamit kabilang ang mineral exploration, environmental monitoring, agriculture at military. Ang World View 3 ng Digital Globe na inilunsad noong nakaraang taon at kung saan ang koleksyon ng imahe ay tiningnan namin kamakailan ay nagpapakita sa datasheet nito na may kakayahang kumuha ng iba't ibang kuha sa infrared range. Ang Google Earth Hacks ay may ilang mga koleksyon ng sasakyang panghimpapawid sa paglipad, sibilyan na sasakyang panghimpapawid at militar na sasakyang panghimpapawid. Ang nakikita nating eroplano sa Lava Island, Cebu, ay lumalakbay lamang sa himpapawid habang nakuhanan ng satellite image. Wala pong airplane crash doon.